Ay, ito po yun, oh. Dinaanan na, oh. Yan, oh. Eh, kung dito po banda yung pagkaganon nyo ng blade po ba ang ginamit nyo dyan? Opo. Wala po kami pampagawa. Malilit pa yung anak mo. Yan po mga kabayan, papunta po tayo dun sa tinulungan po natin na naglayas yung si Ate Rhea po. So, idala po tayo isang sakong bigas at grocery po. Yan. Tinulungan na po tayo ito ni Kuya. Meron pong tumulong po sa atin para magbuhat ng bigas. Yan. Dito na po tayo sa bahay po nila Ate Rhea. Punta tayo dito. Opo, Ate Rhea. Pwede pong papasok? Pasok po. Wala po kaming bigas at saka grocery. Kamusta naman po kayo dito? Ito po yung bahay niyo? Opo. Okay naman po. Ito may problema. Dahil may sakit po ako. Ikuan yung kidney ko daw po yung bukas-bukas. Ano doon po yung kapin? Saan po kayo galing? Galing. Isang linggo na po kami nagparakad-lakad po ng papel po na para po makapagpa-hospital po ako. Eh, tinuturo po ako ulit sa espesyalista. Mm-hmm. Para po matunan po kung ano daw po. Tayo po ay nag ano na kayo, nagpatingin na kayo. Oo. Eh, tulad po na po tulad po ng asawa ko. Mm-hmm. Yan ang hinihingi lang po ng tulong. So, maraming kasi nagtatanong sa vlog natin na bumalik na kayo sa asawa nyo. Bumalik na po. Kasi notice po ako. Maliit pa po ang mga anak. Oo. So, buti naman po at nagkaayos kayo ng asawa mo. Okay. Saan po kayo nagpatingin sa doktor? Dito po sa May Two. Nagpa-check up po kayo? Opo, sa emergency po. Kumain na po kayo? Hindi pa po. Wala po. May bigas pa naman po kayo? Ito na lang. Nilaan po ang bigas nyo. Mga ilang saing na rin po ano. Kamusta naman po yung mga anak nyo? Okay naman. Pinagsisipon ito po. Sa panahon po siguro. Sinisipon? Asan na yung isang anak mo na malaki? Sino nga po yun? Si Marlon. Si Marlon. Kailan na po kayo bumalik dito? Matagal-tagal na rin po. Simula po nung... Nung last po yung pagbunta ko? Opo, nung nagtrabaho po kami doon. Nakapagtrabaho kayo? Opo. Nung pag-uwi ko po, nakapag-ayos na po na ako. Para daw po ang bata, hindi daw po naman po. Ano naman po ang nararamdaman niyo sa iyong katawan? Medyo masakit po ang ganito po. Tapos po ang balakang ko ay para po akong pinapalo. Kidney, ang kidney niyo po daw? Opo, kidney daw po. Tsaka po ang... Bali, pinaka tubo-tubo ko daw po sa pagnyadaanan daw po ng magme-mens. Ano, nabara daw, ano daw po ng bato. Kaya po pala madalas po ako hindi na makatulog sa sakit. Sobrang sakit po? Kanina ho, naglakad lang ho kami para lang ho makahingi ng tulong. Saan po kayo nakaabot ng hingi ng tulong? Sa bayan po. Sa tapos bayan? Dito po sa amin. Eh, wala po kami ibang mahihingian. Kamusta man po ang iyong asawa? Ano po ang trabaho ng asawa niyo po ngayon? Wala po. Wala po sa trabaho. Nakalimba na rin po sila, wala pong trabaho. Eh, magagapakan po sa anak ka po. November pa po. Ah, matagal-tagal na pong walang trabaho ang asawa niyo? Opo. Sideline-sideline lang po. Eh, sa ngayon po, wala na po talaga ma-sideline. Tapos na silang mag-hurnal, yung tawag pag-hurnal? Opo. Paano pag ganyan po, Ate Rhea, pag walang trabaho ang asawa nyo? Ano lang po ang hanap buhay nyo ginagawa dito? Magkukuha po ng ampalaya, binibenta. Ampalaya po ng ligaw. Nangunguha na lang po ng ampalaya ng ligaw. Opo. Magkano naman po ang kilo ng ampalaya ng ligaw ngayon? 25 po, minsan 20 lang. Mga kailang plastik kayo bago maka isang kilo?
Minsan apat lang po, apat lima, depende po sa ako. Sa ilang ano po, ang dami na ampalay. Saan niyo po kinukuha yun? Sa mga tubuhan po. Sa mga tubuhan? Ito si ano oh? Si, sino nga ito? Si, alika, si, sino nga tutiriya? Si anak niya? Si Marlon. Okay. Ah, ito po si Marlon po mga kabayan oh. Okay. Ah. Malusog si Marlon. Kamusta na ikaw Marlon? Ha? Marlon, kamusta na ikaw? Si Marlon po yung ano, nakita ko po dun sa waiting shed niya ito. Hindi pa rin nagbabagong katawan ni Marlon ah. So hindi na po kayo nagkakaproblema ng asawa niyo po? Hindi na po. Nasaan po ang asawa niyo? Nasa labas po. Mga dalawang taon na po. Dito sa bahay niya na ito. Hindi pa tapos. Nang wala pong yung dingding po namin yung mga butas-butas. Ano po ang sabi sa inyo pala ng doktor nung sa inyong sakit? Ano daw po, kailangan ko raw po magpatingin po sa espesyalista. Sabi po ng doktor sa inyo? Opo, para daw po malaman daw po ng espesyalista eh kung ano raw po dapat gagawin. Kung ma-operahan daw po o madadala daw po sa gamot. Yung mga kamay mo na yung nilaslas mo, magaling na? Opo. Ang itingin? Galing na. Ang laki ng sugat ah, ang laki ng ano? Opo. Ang laki ng balat. Uwat, ang tawag sa Bisaya. Opo. Buti hindi po ano? Buti hindi po yan naputol yung pinakamalaking ugat. Hindi po, ito lang. Ay, ito po yun oh, dinaanan na oh, yan oh. Okay. Eh kung dito po banda yung pagkaganon nyo ng blade po ba ang ginamit nyo dyan? Opo. Pag ito po ang nadali, ay nakaw, oo. Oh. Mm-hmm. Yan po, oo. Oh. Eh, wag na wag nyo pong gagawin yung ulit na ganun, ha? Opo. Dahil ay, ako, isa lang po ang buhay ng tao. Pag nawala na sa mundong ibaba, wala na. Hindi na makakabalik. Dalawa po yung ano nyo eh. Dalawa pa po yung ilang laslas po yung natiriya. Bali, dalawa po. Bali, tatlo. Tatlong laslas. Nasugod po kayo sa hospital yan? Opo. Nanahan po ako ng... Dahil nahimatay na po ako nito. Saan po kayo, pang ilang hiwa po kayo nahimatay? Dito po sa ako. Panghuli. Sa panghuli? Opo. Ay, kasi medyo parang malalim po yung panghuli, oh. Opo. Kahit anumang problema na dumating sa buhay, ay hindi ang solusyon yung ganyan at riya ha, na maglaslas. So narito po yung asawa po na riya. Upo po kayo. Ano po ang pangalan nyo? Martin po. Martin. So parang ikaw yung ano, junior mo yun si Marlon. Hindi mo nalang junior. Marlon. Kasi siya Marlon. Ito ikaw pala Martin. Itong bunso mo, hindi na Marlon. Mag-Christian po yan. So naikwento po sa akin ni Ate Ria na kayo po pa ay may problema. Siya po pala ay may sakit. May butas po daw yung ano niya, mga kidney niya. Kidney daw sa pag-pick up niya. Pwede naman po siguro yan. Ano yan? Tiningnan ng doktor o mayroong ultrasound? Tiningnan? Dito po yung papel. Patingin niya po ako. Pakita mo yung papel. Tiningnan natin. At baka mapagamot ka. Meron ba kayong mga pill health? At Rhea? May pill health po kayo? So ito po yung ano resulta. Opo. Kailan lang po kayo pumunta? Nung isang araw. Nung 8 ba ito? 18. So okay na kayo mag-asawa ngayon, Kuya Martin? Okay. Ha? Okay. Sana po ay ano dire-diretso na yung pagsama yung dalawa kasi mahirap pag ganun. Meron kayong mga anak na dalawa. Meron pang problema na si Ate Rhea.
Kasi ito sila Ate Ria, natulungan ko lang doon sa ano, sa putol. Dahil nagka-problema nga daw kayong mag-asawa. At buti binalikan ka na Ate Ria. Kay Martin. Ano siya, pumunta siya dito? Kasi ano eh, mahirap din maging broken family. Matagal na ba kayo nag-isama kay Martin at Ria? Matagal na. Matagal na pala kayo mag... Ilang taon na ba si Marlon? 2 taon na po. 2 taon? Opo. Hindi, mahigit siyang 2 taon na kayo nagsama? 4 na taon po. 4? Mag-4 na po sa tuloy. Ay di, nung 2 taon na kayo nagsama, wala pa kayong anak noon? Wala po. Kasi 2 taon po lang si Marlon. Paganto pala kayo Martin, pagka walang pagka tutubo, paggagamas yung hanap mo ay. Oo, may mag-araro. Araro? Ay, wala na nga ngayon. Ano na lang po ang trabaho pagkaganto? Wala na. Ho. Naghihintay na lang kung ano po yung mga... sa Ilohan. Kung kailan? Sa headline? Mabibre po ata, kaya palagi po nagulan eh. Oktobre, sana itong Oktobre. Palagi nagulan eh, mapasok po sa track. Diyos, mayroon pa kayong pinapagdaanan ngayon, ano? At buti po ay nabalikan ko kayo dito, Ate Ria. Kay Martin, ha? Salamat po, ha? Kaya nga sabi ko, nung haba pong naglakad kami, sana makita ka ulit naman sa nag-vlog sa iyo para matulungan ka. Inaano ko talaga habang naglalakad kami, eh, lakad lang namin hanggang tuwayo, eh. Wala kaming masakyan, paano wala kaming kapira-pira. At kaya ako bumalik dito sa Ate Ria dahil mayroon akong tulong para sa inyo. At mayroong grocery, ito. Ayan, nilagay ko na po dyan. Grocery at saka isang sakong bigas. Ayan po, igaling po kay Tita Manubag from San Francisco. Ayan, isa po siyang retired na nurse. Oh, malay mo, matulungan tayo ni Tita Manubag sa problema mo. Dahil yun nga, at ikaw ay may butas yung kidney mo. Oh, kasi baka siyempre ibang bansa yun, magagaling yung mga nurse doon. At baka may kakilalang doktor si ma'am at tingnan kung ano yung dapat na gamot para sa iyo. Baka matulungan tayo na mabigyan ng tamang gamot. Oh, sakto si ma'am ay nurse, retired na nurse sa San Francisco. Oh, so baka ito ay ano na rin siguro ng Panginoon Diyos na makapunta ako sa dito dahil mayroon pala kayong pinapagdaanan. So likod po ang sumasakit sa iyo, yung sa likod mo. Dito po sa Balacan, tapos dito. Oo. Ito pong kabilang pa ako ay kon, manhid na po. Manhid na. Buti po ay nakakalakad pa kayo. Opo, TSTS lang po. Tsaka sa gabi po hindi na po ako makatulog. Hirap na kayo makatulog sa gabi. Opo, hindi na po ako makatulog. Ano masabi mo kay Tita? Maraming salamat po sa grocery at bigas po na naibigay po ninyo. Maraming salamat po ma'am. Sana po matulungan mo po ako sa sakit ko. Sana po makita mo po yung kalagayan po namin ngayon. Wala po kami pampagamot. Maliliit pa yung anak mo. Opo. Hirap na po ako gawa po na. Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera. So, sa palagay mo, masa magkano po yung pampatingin sa'yo sa isang doktor? Hindi ko po alam. Sa ano po kasi po ako tinuturo sa Batangas City po. Batangas City? Opo. So baka doon po sa pinuntahan namin na tinulungan namin na si Michelle. Baka po. Kasi, doon daw po ang doktor po talaga na sa espesyalista daw po na maganda raw pong magkuhan. Hindi po alam kung operahan po ako o kung madadala daw po sa gamot. Malay mo naman, hindi dasalaang. Malay mo, madala sa pag-inom ng gamot. Okay.
Ito yung nga po yung kinukuhan ko, sana po makapagpaano po ako sa specialist kasi gusto ko na pong uminom ng gamot. Hindi ko na po kaya ang kirot. Kirot? Hindi mo na kaya? No. Papatulo na lang po ang luha ko minsan dahil wala po kaming gustuhin ko man po pumunta po ng specialist pero wala po akong pamasahe. So medyo malayo yun, gawa nang pumunta kami dun. Ay nag-hired kami ng sasakyan. Apo. Papunta doon. Ha, Tiriya ha. Apo. So, pagaling lang ikaw at laban lang sa buhay. Huwag pahinain na kasi maliit pa yung anak mo. Ha? Apo. So, yan po. Muli po, maraming salamat po sa sponsor po na nagpadala. Kay Tita po. Tulong po kay Tiriya. So, sa lahat po ng mga sponsor po natin. Ayan. Sana po matulungan po natin si Ate Rhea lalo na po sa kanyang pagpagamot. At para madala po natin siya sa Batangas City, matingnan kung ano po talaga yung tunay na sakit para marehistrahan din po siya ng gamot. Sen po sa mga nais po magbigay ng tulong, and mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Ring Channel po. Any amount po na inyong maibibigay ay malaking tulong na po yun para po sa pagpapagamot po ni Ate Rhea. Para po naman ay tuloy-tuloy na po yung pagaling. So yan po, at sa mga bago makapanood po nito, please subscribe po ako at pakipollow po ako sa aking Facebook page. Ayan, sa mga bago makapanood po ng kay Ate Rhea. Ayan, please po, at sa lahat po ng mga viewers po natin, mga subscriber, sa lahat po nang hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. So yun po, ito po yung update po kay Ate Rhea sa mga naghahanap po sa kanya at nagkakamusta kaya. So yun po. I bless po at magandang tanghali sa ating lahat.